paano po kami makakapag-expand ng hindi masyadong magastos at kung paano po ba magkaroon ng mga resellers. Tuturuan kita ng isang prinsipyo sa paglutas ng problema. Kahit anong problema, kahit sa buhay, kahit sa pera, kahit sa negosyo. In order for you to solve a problem, you have to know the root of the problem. Bago natin malaman paano malutas ang isang problema, kailangan huwag natin ayusin ang prutas ng problema, kundi ang ugat ng problema. Ang prutas ng problema mo ngayon, wala kang benta. Ang prutas ng problema mo ngayon ay nagbe-break even ka. Ang prutas ng problema mo ngayon, wala kang reseller. Prutas lang lahat yan. Ang kailangan alamin muna natin yung ugat. Bakit hindi bumibenta? Bakit walang reseller? Bakit hindi nag-expand? Bakit hindi nagpa-profit? Hindi ka pwede mag-band-aid, Ate Telma. When you say band-aid, sige, pwede tayong mag-campaign, pwede tayong mag-ads, bibili. Pagkatapos yan, nung bumili na first time, hindi na umulit. Baka ang problema ay the following. Number one, baka ang problema yung produkto. Hindi ko alam kasi yung produkto mo eh. Diba parang naalala ko tuloy na may isang nagbebenta ng pagkain ng aso. Sinasabi niya, napakaganda talaga ng pagkain na ito. Very nutritious. Diba? I'm sure, bibilin to ng mga amo. Nung pinakain sa aso, kahit ang aso ayaw kainin. Hindi na talaga uulit yung mga may-ari. Hindi nga kinakain ng aso. Diba? May problema sa produkto. O baka hindi naman problema ng produkto, ang problema, yung price. Diba? Presyo. Diba? And then number three, baka yung problema, kulang sa promotion. Okay po. So, in other words, before we even address your problem, the fruit of the problem, we have to understand the root of the problem, which hindi natin malalaman ngayon dahil wala tayong background at basis. Kaya wag natin munang isipin. Kaya kung gusto mo, Ate Telma, kausapin mo ulit yung mga partners mo, mag SWOT analysis kayo. Strength, weakness, opportunities, and threats. Ano yung kalakasan ng produkto nyo? Ano yung weakness ng produkto nyo? Oo, di ba? Ano yung opportunities? Ano yung mga ika ngayon pangamba? Pag hindi pa lumaki itong negosyo natin, hanggang kailan na lang tayo mabubuhay? Di ba? So, kailangan po mag-meeting muna kayo ulit, Ate Telma, ng partners mo. On the personal side po, gusto kong magkahingi ng tips din, sir, kung paano po in the meantime mapapadagdag yung kinikita ko kasi nag-rely lang po sa salary tapos sulat-sulat lang po mga writing gig. Telma, ito lang, kung writing gig ang ano mo, ang strength mo. So, yun po. Yeah, kung writing gig ang strength mo, focus on that strength. Ang kagandahan kasi sa ganun din, it's a service-based economy. Ang ibig sabihin ng service-based economy, wala kang puhunan, Ate Telma. Ang puhunan mo yung angking talino mo at galing mo sa pagsusulat. Yes, so, sir. So ngayon, ang importante talaga, ito yung pwede mong gawin para makakuha ka ng kliyente. Ito yung strategy natin, ha? So makipag-usap ka sa mga influencers, company, or individuals, or organization na nakikita mo na kailangan ng write-up. At sabihin mo sa kanila, is it okay for me to write something to you for free, libre. Oo. Ako yung gagawa ng article nyo, check nyo yung article nyo. Kung happy kayo, okay, gamitin nyo. Kung hindi kayo happy, okay lang, 'di ba? So sumulat kayo, pagkatapos niyan, nagustuhan nyo ba? Oo, nagustuhan namin. Pwede ka pa bang magsulat pa ulit? Eh pag sinabi niya pwede kayong magsulat ulit, sabihin mo, sir, madam, yung una libre, yung pangalawa may bayad na. In other words, magpa-trial ka lang, okay, magpa-trial ka, Ate Telma. I'll take the word. Oo, so magpa-trial ka and then be aggressive in reaching out to these people. Or if not naman, the best way talaga is through word of mouth advertising. Kung may mga happy clients ka ulit, happy clients na natulungan mo na sa pagsusulat mo, sabihin mo, pwede mo ba akong i-refer sa mga friends mo na pwede ko rin silang tulungan. In other words, ladies and gentlemen, babalik na naman tayo eh. Paano mo malaman talagang magkakaroon ka ng demand sa iyong service? Based on the product, yung result. Kung maganda ang product, always remember this in business, in any types of business. If the product works, the business works. Kung maganda ang kalidad ng produkto, yung negosyo, lalaki siya. Okay?